be a long journey. Traffic may come, we'll reach our destination. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on our highway of faith in Jesus Christ. Para sa ating Bible lesson for today, balikan natin ang unang aklat sa Biblia upang malaman ang sinasabi patungkol sa unang tao na nilikha ng Diyos. Makinig kayo at babasahin ko ang Genesis 1 verses 27 hanggang 31a. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay binibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasihan. Genesis 1 verses 27 to 31a. Napansin niyo ba ang ating memory verse sa binasa ko kaninang kwento? Tandaan na ang larawan na sinasabi doon ay patungkol sa refleksyon. Ito ay ang pagpapakita ng katangian ng Diyos sa ating buhay. Bakit pa tayo gumagamit ng salamin? Hindi ba't upang makita ang ating itsura mula dito? Ginawa ng tao ang salamin para makita ang kanyang sarili. Tayo naman ay nilikha ng Diyos upang makita ang kanyang katangian mula sa atin. Ang Diyos ay walang katawan. Ngunit para makita sa atin kung ano siya at kung ano ang kanyang katangian, yun ang dahilan bakit tayo nilikha ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya't ang pakikitungo natin sa ating kapwa ng may pag-ibig, ang nakikita nila roon ay ang katangian ng ating Diyos. Kahit saang salamin ako tumingin, malaki man ito o maliit, may maganda man itong frame o wala, pare-pareho lang ang aking nakikita. Bakit kaya? Dahil kahit iba-iba ang uri ng salamin, pare-pareho lamang ang tumitingin dito. Katulad nga niyan, magkakaiba man tayo, lahat tayo ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. At nararapat lamang na maipakita o mailarawan sa atin ang katangian ng Diyos. Sina Adan at Eva ang unang tao na nagpakita ng larawan ng Diyos. Mabuti silang naging larawan ng pag-ibig ng Diyos. Sa kanilang pamamahala sa mga maliliit at malalaking mga hayop, sa kanilang pagkain, sa kanilang pagtatrabaho, at maging sa kanilang pagsisiya, ay nakita pa rin ang larawan ng Diyos. Marahil ay napakasarap mamuhay noon. Ngunit, ano kaya ang nangyari? Bakit nagkaganito ang ating mundo? Basahin natin ang ating Biblia sa Romans 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Romans 3, verse 23.
Ang talatang ating binasa ay nagsasabi na ang lahat ay nagkasala. At dahil sa kasalanan, nawala ang ating kakayanan na maipakita ang larawan ng Diyos. Katulad ng isang basag na salamin, hindi nito maipapakita ang tunay nating itsura. Hindi natin maipapakita ang larawan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Katulad ng pangangailangan natin ng bagong salamin kung ito ay basag na, kailangan din natin ng bagong buhay. At alam niyo ba na si Jesus lamang ang siyang makapagbibigay sa atin ng sapat na kakayanan upang muli nating mailarawan ang ating Panginoong Diyos. Halina't basahin muli natin ang ating Biblia sa Romans 6 verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, nitang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6 verse 23. Binabayaran tayo kapag tayo ay nagtatrabaho. At sinasabi naman sa Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't namatay si Jesus doon sa krus, binayaran niya ang ating pagkakasala. Hindi nagkasala ang Panginoong Jesus kahit kailanman. Ngunit kailangan niyang mamatay para bayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko. Dahil binayaran na ni Jesus ang ating mga kasalanan, may regalong handog ng buhay na walang hanggan ang ating Diyos para sa atin. Ano ba ang sinasabi ng ating talata? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, nitang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans 6 verse 23. Kung nais nating matanggap ang regalong handog at makasama si Kristo, kinakailangan nating magsisi sa ating mga kasalanan at tanggapin ang bagong buhay na alay ng Diyos para sa atin. Sa pagtanggap mo ng bagong buhay na handog ni Jesucristo, para ka na rin nakatanggap ng bagong salamin upang palitan ang salamin na binasag ng kasalanan. Sa araw-araw na pagbabasa mo ng Biblia at makita ang larawan at gawin ni Jesus, bibigyan ka ng Diyos ng kakayanan na unti-unting maging katulad niya. Habang unti-unti kang nagiging katulad niya, ay unti-unti ring nakikita ng iba ang katangian, larawan at gawin ng Diyos sa atin. Iyuko natin ang ating mga ulo at ipikit ang ating mga mata at sa ating salita ay tahimik nating sabihin kay Jesus ang nilalaman ng ating puso. Panginoon, inaamin ko pong ako ay makasalanan. At ito po ay aking pinagsisisihan. Ikaw po ay aking tinatanggap bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Linisin mo po ang aking puso at aking isipan upang makita ang iyong larawan sa aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap mo at paglilinis sa aking puso at isipan. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na pamakapangyarihan sa lahat. Amen. Ito po ang kabuuan ng mga Bible lessons mula sa Book A. Aralin 1, lahat ng klase ng salamin, Genesis chapter 1, Romans chapter 3, at Romans chapter 6. Aralin 2, paglikha, ginawa ito ng Diyos para sa atin, mula sa Genesis chapter 1. Aralin 3, niluluwalhati ni Daniel ang Diyos, Daniel chapter 1. Aralin 4, ang matagal at mahirap na trabaho ni Noe, Genesis chapter 6 to 8. Aralin 5, pinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan, Genesis chapters 37, 39 to 41, 43 and 50. So whether you eat or drink,
Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on a highway of faith in Jesus Christ. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on a highway of faith in Jesus Christ. Jesus Christ is the only way, the truth and the life. No one goes to the Father except by Jesus Christ. Have faith in Him, go on a highway of faith in Jesus Christ. 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 Through Faith Highway Program, we're able to introduce the Bible Building Blocks of the Faith, an original curriculum by Children Ministry International based in the U.S. and has been adapted by CECE for Philippine use. The purpose is to motivate educators and teachers to teach the next generation with sound biblical truths. Maaring magtanong yung iba, pwede namang konting kanta, konting laro, at konting kwento mula sa Biblia. Di ba pwede na yon? The answer is no. Why teach doctrines? As Paul says in 1 Timothy chapter 3, verse 15, the church is the pillar and foundation of the truth. Jesus says in Matthew 28, 18 to 20, that the church's task is to teach Christian disciples, including children, everything that Jesus commanded. The church must intentionally and diligently prepare the children so that they would continue to be the support and pillar of the truth in the generations to come. Nakakalungkot lang because this task of the church has not been given importance in many postmodern churches of today.
faithfulness to biblical doctrine is becoming increasingly rare as church's priority. As John Murray noted, "We believe it is to the discontinuance of this practice of catechizing that we can trace much of the doctrinal ignorance, confusion, and instability of modern Christianity." Kaya kung may malasakit tayo sa susunod na henerasyon, dapat mas maging intentional tayo sa pagtuturo ng mga solidong katuruan ng Biblia. During our June 3 or first episode on Book 8, we focused on teaching the question and answer. Tanong, sino ang gumawa sa iyo? Sagot, ang Diyos. And then Teacher Angel explained the meaning of that catechism. Ano nga ba ang catechism? It is derived from the Greek word katekeo. It is the combination of two words. Kata is a word that generally means down or down towards. And ekeo means to sound. Diba familiar tayo sa English word na echo? Dito yon nagmula. Catechism has been practiced since the early church or maybe even in the Old Testament to teach biblical truths in the form of questions and answers. It involves explanation of the truth. A catechism is a way of teaching the truths of the Bible in a systematic way. Dan Bolton says, "A catechism is a proven way to transfer important foundational truths in our minds and hearts." Part 2 of Book 8 focused on teaching the memory verse, Genesis 1:27. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Dumalang siya ng isang lalaki at isang babae. Memorization is a common practice in Sunday school in the Philippines. But we were taught that it is not enough for the kids to say the verse again and again and again without understanding. It is the main task of the teacher to explain the meaning of the verse. Hindi siya dapat nagmamadali na dapat ma-memorize niya na kung hindi, wala kayong award. That's not the purpose. The purpose is not to memorize it as fast as they can. No, we have to know it so that the Word of God will be hidden in their hearts. And today is the third and final part of Book A demonstration. Teacher Melody taught us the Bible lesson. It's about the kinds of mirrors. As you have probably noticed, we have shown you that teaching one lesson can be done in a systematic and slower pace. Because you know why? Less is best. It's better to teach one or two truths than four or five or many. It's okay to teach one truth and then reinforce that truth through different methods. It's like art and craft, singing, memory verse, game, etc., etc. So do not rush. Kapag ang mga bata ay kumakain ng sobra-sobra dahil gusto natin silang sobrang mabusog, hindi rin siya makakatulong para sa kanilang kalusugan. Less is best. Thanks for watching! If you are new here, subscribe now! Continue to like and share our videos! To know more about us, visit our website, cece.org.ph. Faith Highway! On our highway of faith, in Jesus Christ.